Aga naman ng mama mo. Ayan. Nandito ulit ako sa stage. Na. Okay, so una-una po sa lahat, sa aking kapitan, Romeo Raz, sa aking punong guro, Sir Leo Gary, at saka po sa aking chairman of education, si Ma'am Espejo Pesigan, sa mga guro, at saka sa mga batang magkakamit ng karangalan ngayong araw, at sa mga proud parents, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so pasensya na po at hinahapon pa at kadapatila ako pa. Ano? Ayan. So ito yung resulta na isang buong taon na inyong pagsusunikan. Na, ako may nabasa na isang quote. Sabi doon, it's not luck, it's hard work. Na, so ibig sabihin doon noon, hindi swerte. Na yan ay pagsusumikap at pagsisipag. Tama ba mga bata? Naku, wala na sagat na. Okay. O sabi na, ang bawat isa sa inyo ay bibigyan ng award at pagkilala, recognition. Na ibig sabihin, sa dinami-dami ng estudyante o mga kaklase mo sa inyong classroom, kayo ay isa sa pinaka-the-best na eh, pagmamalaki namin kayong mga magulang. Yung proud na nararamdaman ninyo ay doble sa aming mga magulang. Pero, kaya nyo nakamit iyan dahil sa inyong mga guro. Ama? Okay. So, pwede ba akong makarequest sa mga estudyante? Pwede ba tayo ito kayo lahat? Ay, yan. Okay, harap sa mga teacher, harap. Oo, sa mga teacher ninyo, magaganda, saka mga sexy. Okay, sabay-sabay natin na sabihin na, maraming salamat po, teacher. Okay, 1, 2, 3, go! Ayan, sa upo na lang. Okay, na, bakit? Ang mga yan ang ano, isa sa mga dahilan kung bakit kayo naandiyan na lalo na yung mga grade 1 na medyo tuturuan ng mga bumasa, tuturuan ng mga magsulat. Na, okay. Pero ano, pinagsumikapat kayo kahit medyo makulit, kahit medyo matigas ng ulo, meron nga siya napayak na ano. Dahil kami nung araw, usunod yung pinapalo. Kung naalala ko yung picture ko noon, pag sa tapang. Okay, grade 4 noon. Eh ako po, ibig na kulitan din. Bigla ko yung kalit, ang pag sa kulit. Eh, break time na namin kung kami takbuhan din sa playground. Eh, time na ho, kumunod na ang bell na may nasa labas pa. Eh, kamo yung napagsaka ng pintuan. Di, meron po ba itong malaki na liyahan sa pinto? Hindi ka mahin kumato. Pagpasok ko namin ng pinto ang aming puno ng tenga ko, hindi na pa'y taas na katapang ng teacher ko kayo. Then, ito ay ano? Bakit tayo dinidisiplina? Para sa inyo? Ano yan? Para rin sa inyo? Para makabuti. Na, okay. So, sabi niya, bibigyan kayo ng award ngayon. Ha? Hindi dito natatapos. So, next year, sana tayo ay magkita-kita ulit. Ha? Pwede yun? Ayaw mo na yan. Na. Okay. Na. So, kagaya ng, ano, ng anak ko sa grade 7 ngayon. Pwede ko lang ng 2 minutes. Wala akong nahandang speech. Kaya ko kumain ko na lang. Yung anak ko ngayon, 4 years old, siya ay nag-start ng mag-business. Siyempre, kami mga asawa ay may trabaho. Bakit kami nagtatrabaho? Para sa inyo, na para masuportahan ang iyong pag-aaral. Ang nag-aalaga sa akin, ala ko itay na sa anak. So kami mga asawa ay nagtatrabaho para sa amin ng anak. Para mabigyan na magandang kinabukasan. Siyempre, nag-aalaga sa akin, 4 years old na nature na bata ay ang aking biyan ng lalaki. Wala na akong biyan ng babae, kaya sure ikaw ako. Ay, hindi naman, anak. So, nag-aalaga yung aking biyan ng lalaki. Kaya nag-ahanap sundo sa school, sa daycare center. Pag umuwi ako ng hapon,
Siyempre, sabi ko sa anak ko, anak, kamusta ang school? Sabi sa akin, mama, ay, nilagyan ako ng mom ng star, tatlong star. Na, sumunod na araw, ngayon ulit, anak, kamusta ang school? Abay, may sinakita ko sa akin ng drawing. Di ko alam pa ng klase drawing na sabi ko, anak, ano ba gusto mong maging paglaki? Sabi sa akin, mama, gusto mong maging scientist. Oo. Ay, sabi ko, kakaiba ang pangarap ng aking anak na ibang mga bata para yata ang susunod na Dr. Einstein paglaki na. Ha, kaysa sa pwede ng elementary. Nung sa elementary na, tinanong ko ni, anak, ano ang gusto mong pangarap paglaki? Ang sabi sa akin ni mama, gusto ko talaga maging scientist. Eh, talaga hindi humabago ang kanyang, ano, ang kanyang pangarap sa buhay. So, hanggang sa ngayon po, yun ang kanyang gustong maging sa kanyang paglaki. Kaya ngayon pa lamang po, hindi ko may mag-asaway nag-iibon ko ng paisa-isang daan. At napakalaki po ng, ano, napakalaki na kailangan ng mga bata para sa pag-aaral. No? So, yun ang mga sasabi ko, mga bata. Congratulations! Deserve niyo yan. At sa mga proud parents, alam ko, doble ang proud ng mga parents sa kanyang anak. Ano, sigurado mamaya pagkatapos sa ating awarding, kayo ay ano, may treat sa inyong mga anak. No? So yung medal na ibibigay sa inyo ng ating school, pakaiingatan niyo yan. Ang akin niya ay ano, nakasabi ko sa aming pade. Collection ng ating anak. So, joke lang ko, anak, since kinder hanggang ngayon, very proud ako sa aking mag-anak. Na, so sabi nga kanina na ating Kapitan Romeo Ras, maubos man ang yaman mo, maubos man ang pera mo, maubos man lahat ng gamit na meron ka sa bahay mo, kahit maot ng kasalumbay, para lang may pagpaaral sa iyong anak, walang problema. Ang kasiyahan ninyo, ang katuparan ng inyong pangarap ay doble kasiyahan at katuparan ng aming mga magulang. Muli sa mga teachers na umalalay sa aming mga anak, sa ating Sir Deon, sa ating Kapitan Romeo Ras, at sa inyong mga bata, magandang araw at mabuhay kayong lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Ginang Roselle Robles, sa inyong kaya at mga tukubili sa ating mga mag-aaral. We would like to acknowledge the presence